Yan, shoutout niya pala kay Harvey. Yan, sa anak niya na graduating ngayon ng Marine Engineering. And this is your father. Now still working. Busy friend, dahil dalawa lang kami talaga nagtatrabaho dito. Sabi ko sa kanya, alis ako ngayon. Pagtapos niya ito ilaping, kasi ano, nasasapay na siya eh. Yung pino na. And ito yung silindirin natin. Yan na pala doon sa nagtatanong sa akin. Marami nang tanong bakit daw hindi ko pinarepisa, sasagutin kita ngayon. Sabi ni sir, bakit hindi mo pinarepis yung cylinder head mo? Sabi sa akin, dahil nakita niya to, may mga tama. Yan. Ito yung post nung piston na nabasag, tapos yung valve na nagbaluktot. Yung basag na piston, yun nagbukdol-bukdol dito, naglaro-laro sa loob dito sa may combustion chamber niya, kaya nabutas yung dalawang piston. Yan, sabi ko sa kanya, hindi ko na kailangan paripis to, sir. Hindi to sa katulad sa mga maliit na sakyan na pag mga itong problema, nagkaroon siya ng unbalance, di ba? Ito bakal to, sir. Hindi to, ano, hindi to aluminum. Hindi katulad sa maliit na sakyan na pag aluminum, makatulad nito, kailangan mo iparipis. Yan. Ito hindi. Ang importante dito, sir, yung lips. Yan, yung lips na walang tama yan. Tapos pinacheck ko na to, balance na balance, walang problema to kasi bakal na to. Tingnan mo naman yung head niya. Grabe ka kapal, di ba? Hindi mo to kailangan ipaprepiser kung balance naman to lahat, dahil marami ako natutrouble nito. Halos nga lahat, ganito yung loob niya, oh. Ang importante dito, yung lips, yung kinapakan ng ano, ng cylinder head gasket mo, yan. Pag may tama itong lips na ito, sir, ibig sabihin, leaking yung tubig mo dito, papasok yan dito sa loob ng combustion chamber mo. Ayun, okay yan, ito yung tubig na area. Yan, may ano yun dito, may rubber seal. Ngayon, pag pinarepish mo to, ay di magbabago na naman yung torque mo dito. Karamihan dito ang ginagawa na yung overtorque. Tapos hindi ito matagal. Nagkakaroon siya ng biyak dito na side. Dahil nga yung ano niya, yung head mo bawas na. Tagal ko na dito na pagdatrabaho ng ganito, never ko pa pinarepis yung cylinder head ko, pinapacheck ko muna ito kung balance doon sa machine shop. Tapos kung hindi naman balance, doon na tayo magpo-proceed sa repising. Dito walang problema, okay naman yung lahat ng ano, labi niyo. Yung inside combustion chamber yan.
Yun lang yung problema na din. Nagpalit naman tayo ng bagong bulb ring, bulb guide, bulb in Tikik house. So, back to normal yan. Wala tayong kailangan pagpapalipis dito. At saka, hindi ito magkakaroon ng inside leaking papunta sa combustion chamber niya dahil itong mga butas ng tubig, may separation to na rubber. Yun, may rubber dito na nakaikot. Tapos, double gasket to. Bukod dito, mayroon pa siyang spacer. Spacer, tapos yung gasket na steel na ng gilid niya may rubber, tapos yung cylinder gasket natin na carbon. Yung carbon na yun, parang ano yun, parang silicone na pag dinikit mo yung head gasket mo, pag na nag-truck ka na ng 500, dikit yun. Kaya yung tubig shielded, hindi siya lumalabas. Ganun na simple. Pero kung may tama itong lift natin, siguro ipaparepis ko na. Wala. Kasi ito hindi naman nagkaroon to ng overheat. Ang problema niya lang tanga dito, nabutas yung dalawang piston dahil nga na yung valve niya at saka yung push rod na wala, pumunta sa ilalim. Ibig sabihin na malaki yung gap, tumalon. Tapos nalaglag dun sa ilalim. Galing to sa site at pasokan ng tubig. Yun, wala sa dahilan overheat dito. Kaya nila tigilay paripisto. Wala siyang bulwak sa radiator. Or any problem. Yung problema niya, well dilution lang talaga. Pero papalit eh dito ng liner. Kompleto to. Yung camshaft, kita yung bago. Dalawang caterpillar to galing sa site. Tapos yung cylinder head na isa, yung ito durog na itong isang cylinder head, hindi na pakinabangan, palit tayo bago, complete na. Kaya isa lang yung ginawa namin yun. Yung isa diretso, salpak na yun. Injector na lang kulang doon. May bag cap na rin. Cable? Ano nga yung malong cable? Ano siya pinamakan na da? Generator. Yun. Nagtanong siya kung saan yung ano, yung cable, pang series cable niya, hindi man ako gumamit. So yun lang sir, yung maipapayo ko sa'yo. Ano mo reasons na ipaparepis ko itong cylinder head ko dahil wala naman itong issue na overheat. Yun lang, oil dilution lang. Butas yung dalawang piston, nawawala yung tatlong push rod niya, tapos yung dalawang ano, sa camshaft, yung dalawang camshaft niya nasira dahil dun tumalon nga yung ano niya,
yung kusrad dun sa tapit, at saka yung isang tapit umikot, yun din yung dahilan niya kung bakit nasira yung camshaft natin yan. Tanong ng tanong si sir, kaya ginawaan ko na ng video ulit, hindi siguro ko yan sir, yan sila, yan nasira. Tapos sinadjis ko sa masinsya kung kaya to takpan, wieldingin, tapos yung masinsya ulit, kaso hindi na nila kaya daw. At saka pangalawa, hindi daw tatagal pag minasinsyap nila. Yan. Diktame sir ang lalim. Kamasinsyap mo pa daw to. Yan o, ang mga tama o. Yan, mix yung trabaho talaga, i-mix sure talaga natin na one by one checking na hindi tayo magbalik sa ano, magbaback job, mahirap kasi malaking makina to. Yan, akala mo gumawa ka ng apat na maliit na sakyan na inline 3 dahil 3412. Yan yung katulad sa Elantra. Yan yung mga 3-cylinder ngayon. No? Parang gumawa ka ng ganun. Apat na Elantra. Ito yung camshaft nating bago. Nakatakip yun dito dahil nalinis na namin yan. Camshaft na bago. Connecting rod. Yan dito yan. Kasi pupunta sa Matsuma ngayon. Piniprepare ni bro. Yan. Tapos pangalawa pala. Kaya nasira yung bulb dati. Yung biniling bulb nung ginawa ng tropa ko. Kasi iba gumawa nun dati. Ang bulb nila sa labas lang nila binili, hindi sa caterpillar. Yun, kaya yung bulb nila nagbaluktot, nagbent. Bumitaw. Yung lahat ng ulo na yan nasa doon, nandun na sa loob ng piston. Kaya nagbukdol-bukdol doon. Kaya ito yung naging dahilan niya na nagkaroon ng uka-uka dito. Pero totally wala siyang biyak dahil matibay itong cylinder head dito. Kung may biyak to, siguro ipaparipis ko. Kaya kapalitan ng bago na. Sikrami sa ginagawa nila pag may biyak, wini-wielding ulit. Tapos dadaan sa masya, sa machine shop. Ngayon, lahat na yan, nire-replace na lahat. O kaya palikbago. Dito wala, wala siyang isyong overheat, walang bulwak sa radiator. Temperature niya 85 degrees, bumaba ng 82, 83, yan. Tapos bumalik naman sa 85. Ibig sabihin, good temperature siya. Yun lang yung naging problema niya. Oil dilution. Nawala yung push rod niya.
bitak yung bulb yun. Wala siya maraming isyo. Wala tayong gagawin na mga other problems pa. Yun, nilalaping nga ni bro, ano yan, pine na. Ito yung nagamit namin dito. Coarse at saka pine. Maganda to. Marami nito sa Pinas. Made in China dito. Mahirap pagpapantok dito kasi marami. 24 bulb. 24 plus 24, 48 bulb lahat. Sabi ko nga sa kanya, gamitan niya ng machine. Ayaw niya kasi mag-clip-clip pa daw siya. Ayan, okay na yan. Patay oras din ba? Habang tumatagal, lalong umiksi yung araw ko. Kasi 52 days to go. I'm going home na. Yan, excited na nga ako umuwi. Andito kami naglagay talaga ng tent kasi napakaganda ng area na to. Malamig ngayon. Tapos may araw dito. Yan, nakatotok. Sa umaga, vitamins din to eh. Kaya sabi ko dito tayo, wag sa loob. Kasi doon sa loob, tampa kami. Tapos mapakita ko sa inyo pag mag-start na kami ng generator namin. Dito ko ilalagay dito sa salpak. Pandarin ko lang na mga more than 2 to 3 hours. Tapos palit ng langis. Tapos papadala na sa site. Yun lang. Prepare tayo ng tools. Alis ako ngayon, susunduin ako ng ano, ng driver galing Matsuma. Ito na yung lungting natin, tapos na yan. Yung transmission yun yung problema niya, wala siyang gear 1 at saka 3, pinabilhan ko pa ng plancha na pag na-fix ko na yan, titisting natin na fully good condition, iduduro natin dun sa mga bato. Tapos mapadala na rin sa site. Lamig. Busy kami. Ito yung pinakamahirap dito. Magpalit ng lining. Oh. Palit sila ng clutch plate. Double clutch plate kasi ito. Dati nagpalit sila 6 month lang kasi yung adjustment hindi maganda. Kailangan marunong ka mag-adjust dyan.
Ang lamig. Ganda nung manamin, oh. Bagong pintura. Presentable na naman, oh. Kahit matanda na. Sana 19 years old na to. Pabapaha sila. Hindi lang expired na. Papalitan na naman yung square, yung may barcode. Yan. Man! Sigurma Astra. Yan, tatlong generator ang gagawin natin. Yung 3406, 3412, yan, genset. Napalid ng hangin, ah. Si electrical man ito. Kaya may takip. Ayan, takip. Ayan, ito yung una kong ginawa. Ayan, yung doon sa loob. Ginsit din siya ngayon na atake namin ito, dalhin doon sa area na yun. Doon namin siya kabit, tapos ititis. Okay, prepare lang ako ng tools. Alis ako ngayon, hihantay ko lang yung service. Hoy! Na meron kaming taga brick service dito, yan ang trabaho niya. Pag pupunta sa pass, brick service lang siya, dirt chassis, papalit siya ng mga tire at jiggling, bushing, yan, mga oil seal na mga leaking. Yan ang trabaho niya. Kanya-kanyang trabaho. Sila ng lining. Ito yung lining na Astra. Tapos double chamber yan, yan. Yung single brake. Tapos dito brake, handbrake, saka series. Laki ng tokrado. Laki na mga tokrad niya, taas baba, meron sa taas, meron sa baba. Ito kagandaan sa Astra, puro brick drum. Astra, bulbo, epiko. Ayan, mati.
iba yung break. Gamit nila pang tanggal ito gan. Tamad pala yung mga tao sa Saudi. Lahat makinariya gumagawa. Oh, ang lamig. Sobrang lamig talaga. Silipin natin kung okay na. Okay na ba yung ano? Okay yung lips niya? Ayan, okay na. Kitang-kita na ibigin siya, no? Lapat na lapat na yan. Yung pain niya lang, bro, ha? Kunti-kunti lang yan. Sa yan dyan, ito nga pala, wala pala itong bulb seal. Yan, baka magtaka kayo. Ang meron na dito ay bulb, tapos yung washer, bulb spring, bulb lock, or bulb keeper ang tawag sa English. Kung sabi sa Pilipinas, ang tawag nila bulb lock, pero ang tawag talaga doon, proper terms talaga ay bulb keeper. Kasi nung sa Allied Motors ako, bulb keeper tawag dyan tuwing may lalabas na job order, binabasa ko lagi yun. Tapos ang trabaho ko dati ganito, taga-regrind yan, grinding stone lang ginagamit yan. Tatanggalin to, tapos yung exhaust sa... ano siya, malaki, tapos yung intake maliit, kaya malaki yung clearance sa intake, maliit sa exhaust. Yun yung binibigay na clearance dito. Total ang standard na clearance dito binibigay, 36-26 mm. Sa inches naman ay 16-22. Yan. Sa inches. Yan. Balas sa balas yan. Tumatalo, no? Lumabas. Over. Smooth na smooth, oh. Ganito lang naman yan trabaho nito, taas baba. Open, coming yung air, and out, papunta sa exhaust. Yun ang mga function yan. Kaya sa mga beginners yan na gusto mag-mechanico,
Pagdating sa interview, kailangan may pasa niyo yun. Tapos, yung susunod naman, actual, meron naman na 3 days. Dito, isi-share ko lang yung narasan ko na hired ako dito bilang isang heavy equipment mechanic. Dumaan ako sa 6 na interview dahil bata pa nga ako, 29 years old, hindi sila niwala sa akin. Nang in-applyan kong trabaho ay heavy equipment mechanic dahil automotive graduate ako, alam ko lahat kung paano mo sumagot sa interview. Yun. Pagdating naman sa actual, pinatunayan ko rin, nakapasa ako sa actual dito. Kaya ngayon, yung ikama natin ay heavy equipment na. Nag-exam tayo, nag-trip-test tayo, nakapasa tayo, kaya yun yung card natin. Tatlong card na pala yung nakuha ko dito. Yun, sa una kong amo, ang card ko doon na profession ay nakalagay helper. Pero sa Pinas, pag alis ko sa Pinas, heavy equipment yung pinirmahan kong kontrata. Tapos nung na-renew ulit, nakalagay naman doon ay mechanic. Dahil nga hindi ako mapakali sa posisyon ko, mechanic lang, gusto kong improve ulit at madagdagan ang sahod, yun, nag-exam ako ulit. Kumuha ako ng heavy equipment mechanic dahil automotive graduate naman ako, qualified ako dito sa ano nila, sa batas nila na pwede ako kumuha ng heavy equipment mechanic dahil automotive graduate ako. Yun na may share ko. Totally, hindi ako napunta dito kung hindi ako nakapasa sa lahat ng pagsubok nila. Kung makikita nyo yung mga previous na dumating ako dito, lahat ng ginawa namin, puro makina. Transmission differential. Yan, troubleshooting sa air. At saka mga electrical. Pero hindi gaano karami yung ginawa namin electrical. Pero nasusolve namin yung mga troubles nila. Ganun lang. Mahirap umalis na bata ka pa, 29 years old, hindi ka papaniwalaan ng employer mo na mag-apply ka ng heavy equipment mechanic. Dito ko lang pinatunayan niya nung nag-exam ako at saka nag-practice na kaya ko yung kayang gawin ng mga engineer. Dahil mahilig ako sa challenge, sinachallenge yung sarili ko. Sabi ko nga, kung kaya nilang gawin, kaya ko rin. Ayan, ito na. Nandito na tayo na punta sa Heavy Works. Kaya
nagtatanong sa akin kung bakit pupunta ako dito. Bakit yung trabaho ko malaki? Dahil nga yung ikama ko, heavy equipment mechanic na. Ito yung mga task na binibigay sa atin. Katulad nyo, magsiservice ako doon sa magsama. Ito din yung servisahan ko kasi electronic yan. Dumating yung parts ko. Dala ko yung RPM niya. Sensor. Tapos yung feed pump. Pag nag-request ka dito, na-analyze din ng engineer. Hindi man sila bibili kung hindi tama yung nilalagay mo sa report mo. Kasi pag nagawa ka ng report, i-analyze din nila yon kung ano naging problema. Sila na bahala, bibili ng piyesa kung ano naging problema ng isang machine, tapos papadala tayo sa site. Kasi kakabit natin, after na-solve natin nun, wala na. Problem solved. Matutuwa ng engineer natin. Kasi wala nang babalikan, wala nang bibiling isa. Pero kumita na siya. Tayo naman na gumagawa lang. Hanggang doon lang tayo. Kasasaurin lang tayo. Pero yung engineer natin na bumibili ng pisa, kumikita yung sa bakala. Katulad, nagmamasin siya. Can you imagine yung ginasto namin dito sa machine shop ay umabot ng magkano yun? 41,000 real lahat? 41,000 real! Imagine yun kung 10% yung engineer ko sa machine shop may 4,000 na siya doon, 4,100 sa 10%. Kaya kumikita yung engineer namin dito tuwing may trabaho. Kaya ganun sa kabait sa akin tuwing may accomplishment kami. Libo. Yung pinapasahod niya sa akin, kumbaga boxes lang yun sa machine shop. Hindi ko yung galing sa company. Grabe, lupit, no? Totally, apat yung engineer ko dito, eh. Dalawang Masri, Jordan, Saudi. Yun, kaya kung alin yung may mga trabaho dyan, ako yung pinapadala nila. Marami naman kaming mga kasamahan dito, India, kasi hindi marunong mag-report sa English, kaya siguro hindi pinapadala sa site. Puro tawag-tawag na WhatsApp. Mikos-mikos na ba? Pero minsan yung salita nila puro pa India, kaya hindi na sila pinapadala sa site. Kasi alam mo naman yung mga matataas na engineer dito, need nila ng report na marunong sa English. Kaya siguro, kaya tayo lagi pinapadala sa site dahil meron tayong mag-English kilometers. Kinamatis lang, enough na. Hindi mo na kailangan magaling ko sa English dahil sa Saudi ka. Kahit na hindi ka magaling sa pronunciation, basta maintindihan nila yung nire-report mo.
Ito talaga yung pinakamahirap para sa akin, yung paglalaping nito. Nantok ako dito. Nakakantok. Pero si bro, ano eh, dalawang araw niya ito ginagawa. Ano, okay na, ayan o, kita mo na yung ano niya. Tapos sililigtis pa natin ito, gamitan natin ng diesel. Tapos natin masiting, ililigtis natin ng diesel, kasugasan ulit yun, goods na, gasolina, salpak na. Igagrind niya pa ito, may tatanggalin yung lahat ng mga ano dito, kailan linis na linis. Para paglapat dun sa carbon gasket na kapit na kapit. So, kasi yung carbon gasket niya parang ano, parang silikon na pag kumapit dito, tapos pag tinanggal mo kapit na kapit, wala kang intindihin, niya sabihin mo na inside leaking yung ano, yung tubig. Ito yung tubig niya riyo, malayo dito sa ano niya, papunta sa combustion chamber. Kaya hindi siya magkaroon ng leaking. Dito palang na side shielded na siya dahil carbon yung ano, yung head gasket niya. Ayan. Ilabas mo na yung gun? Yung gun? Oh, linis, dapat tanggalin yung mga itim-itim na yan, o. Tapos, hindi na, kahit gamitan mo to ng ano, liha, yan, 400. Tapos, gano'n, daanan mo lang. Tapos yung tubig niya, riyabo na, tatanggalin mo yung mga plaks-plaks, o. Para hindi siya kumapit sa carbon, kumbaga pag di nung ano natin, nung cylinder head, baon na baon siya, yung lips sa sinter. First ko, total bata pa naman ako, 34 years old. Mahaba pa yung oras para makapag-isip-isip. At saka okay naman din dito, binibigay naman nila yung ano, yung isap. Kumbaga sa atin, iuwi ka, meron ka siguro makukuha or after 5 years ganyan or 10 years. Meron kang makukuha na benefits. Kumbaga, pag-retired mo, hindi ka bukya or zero. Kasi ito si bro nakakuha, ilan nakakuha mo bro sa 5 years mo? 28,000? Yan si bro, kinuha niya yung 5 years sa service niya, 28,000 real. 5 years pa lang yun. Kasi dito sa amin, pagka 5 years, 50%, pagka 10 years, 100%, kailan
Balak mo yung 5 years to 10 years para ibibigay yung ano, benefits na isa. Yan ang pagpagawa na sa lang bahay, lahat ng bahay na nakatiles na dahil sa isa. Kaya habi? Light. Bro, ada mo na ada. Hindi ka tingin ko na. Tingin ka na yun. Antay ba ada? Ayun. Lagi ada anak barahada wahid ada ingin. May mga sara. Ada iya anak gusto eh. Sil kater gusto ada. Sil kater gusto yun na. Hina. Di kater mas, gusu mas, badin nana rakib badin. Dan patanggal ko yung ano. Service light itu pag ginabi yan. Lead flood light. Dalawa yan yung isa na pandukot sa mga makina transmission. Sinabot kami ng gabi. Ingat sa Canada, sir. Marami nag-indoor sa akin. Na puro direct hiring. Mayroon sa Ireland. Thank you, brad, sa kababayan kong taga-Kapis na indirect hired niya ako. Sana makasundo kami ng amo niya. Kasi moron, hibit-hibit sila mga mining. Pag nagkasundo kami, basta abot na ako ng mga 200 megit na sa out, pwede na. Yun yung limit ko ngayon, 200 to 300 salary. Kasi dito, kumbaga retso, baro na tayo. Retso, high minimum na. Nilatayad ko la doon dati. Kasi habang tumatagal na lumalaki experience natin, madami yung kalaman natin. Kaya hindi tayo babalik sa dati na minimum lang. Kung ayaw mo magpagawa, di wag. Diba? Ganun nakasimple yun. Kasi pag sa akin nga o pagwa ay sulit, hindi ka magsisisi. Bibigyan kita ng kahit 2 years to 5 years warranty pa pag bumalik, eh sagot ko na yun. Dahil yung mga gawa ko dito, magti-3 years na discount February. Never pang bumalik sa workshop namin. Pang-long time period pag tayo gumawa. Tapos i-apply natin yung proper cleaning yan. Yung kalinisan sa makina pag gumawa. Yun yung number one na tutunan ko sa Toyota dati.
Lahat na naging chief mechanic ko sa Canada na rin, Amerika, Australia. Sa dami kong napasukan na company na pang siyam na to sa Pinas, naka-7 company ako, 3 times ako na regular, pero umaalis talaga ako. Dahil nga yung prinsipyo ko sarili ko, kung saan yung malaking sahod, doon talaga ako. Wala akong pakialam ko regular pa ako. Kasi yung regular at saka contractual, parehas lang naman na minimum. Ang importante doon, kahit contractual ka o regular, kung dinadagdagan ka ng sahod, yun, tatagal tayo. Pero kung kaya sabi ko sa sarili ko, kung ganun lang din naman, kahit ganun ko galing, at saka yung tamad mong trabaho para sa sahod yun. Okay. Okay. Oh, other question. For troubleshooting, ang siniram nila yung ilaw namin. Ganun lang, sheer lang yun, nagpapalit sila ng lining doon. 6 months na yung ginawa niya kasi. Hindi niya na-adjust ng tama kasi double clutch yun. Kailangan yung adjuster na apat, ma-adjust mo ng tama yun, nakalagay sa sinter. Siguro naka-adjust sa nilipat niya siguro sa harap. Kaya misa tumutunog yung gear niya, kailangan marunong karon magsigo-sigo. Pag double clutch kasi dapat nakalagay ka sa sinker doon. Susukatin mo ng caliper yun, yung tamang ano niya, clearance sa loob na lining at sa labas na lining. Kasi pag mata-mata minsan, hindi mo perfect. Meron namang service manual. Kung ilan yung clearance sa loob na lining sa labas, kailangan akma yun. Tama po, idol. Shoutout kay Junri Amardilia. Pop, shoutout! Yan, sa mga small engine mechanic dyan. And madami tayong mga mekaniko dito na nanonood sa mga live natin. Wakap ko ako mekanik. Simula ka sa maliit, papunta man sa malaki, ano lang talaga yung patient lang. Balang araw marating nyo din yung mga ganitong trabaho. O dahil nagsimula din ako sa maliit, hindi naman ako engineer. Automotive graduate na ako, 72 units. Pero proud TISDA pa rin, kapis sa TISDA ako na graduate. Totally yung unang course ko marine engineering. Naka-hapsim lang ako dahil mahal yung tuition noon. Maabot ng 41,000. Tapos nag-ship ako ng automotive. Tapos nung sabi nung auntie ko na nurse sa Amerika, sabi niya, maghintay ka muna 1 year, mag-aaral ka ulit ng marine engineering.
Kaso lumipat na ako ng Maynila, nag-boom na ako at saka sabi ko din na kapag trabaho na ako, ayaw ko na mag-aaral ulit. Yun, kung nakapag-aaral ako ulit, baka seaman na rin ako, baka sa barko na rin ako siguro ngayon. Pero itong trabaho pa rin. Same pa rin. Makina pa rin yung pupuntahan natin sa barko kung naging seaman tayo. At saka kung nag-aaral ako, siguro malaking pera din kinain ko. Kasi 3 years, tapos 1 year apprentice sa Interisland. Tapos mag-utility pa ako ng 10 years. Nako, tatanda na ako. Katulad sa pinsan ko, 3 years nag-utility bago nakasampa sa barko. Tapos yung posisyon niya, taga-tik-tik kalawang lang, yung tawag na rin. Ordinary seaman, OS. Yun, unang sampa niya, ordinary seaman. Puta, nakita ko rin sa mga sa mga ginagawa niya, taga-pintura, taga-tik-tik kalawang, sabi ko sa kanya. 4 years tinapos mo, taga-tik-tik ka rin sa barko. Ay, kuputangin na yan. Sima na tapos mo, tapos pinapintura ka dyan. Dapat dito ka ma-assign sa makinagad para marami kang matutunan. Ako nga dati nag-ujiti sa Toyota. Pinapabayaan ako ng chief mechanic ko. Pinapabakla sa akin lahat yan. Bahala ka magbuo dyan, sabi sa akin. Oo, ngayon nasana siya sa ka-Amerikana. Asawa niya kasi nung nurse. Sabi niya, bahala ka sa buhay mo kasi kung hindi kita bibigyan ng task, hindi ka matuto. Matatakot ka, sabi niya. Baklasin mo yan, pag-aralan mo, balag sa buhay mo, paano mo ikabit yan? Kung hindi mo alam, magtanong ka sa akin, sabi sa akin yun, ano yun, kapwa ko rin yung kababayan ko rin, kaso sa kabilang bayan siya. Yun, doon ako nagkaroon ng lakas na loob. Yun, gano'n lang, support lang. Yan, nung sinuportahan niya gawa doon, grabe, mababa experience ko, mabuto ng 1 year and 8 months doon. Hindi na ako natatakot. Kasi nung una, takot talaga ako. Dahil lagi niya pinapalakas loob ko. Tapos tuwing may gawa kami, tuturo niya lang yun. Ito gawin mo yan, babaklasin mo. Sabi ko sir, daming babaklasin. Bahala ka, sabi, gawa mong paraan, teknik mo yan. Kasi bawat mekaniko, may kanya-kanya tayong ideya, sabi niya. Kasi kung palagi ka lang sa likod ko, sabi niya, iaasa ka lagi sa akin, wala ka matutunan. Yun ang sagot niya sa akin lagi, kaya habang tumatagal ako doon, umabot ako ng 1 year may git. Doon na nagsimula yung karir ko. Simula dun sa heavy PMS, overhauling,
prepare a well balancing halos lahat doon naranasan ko eh. Aircon lang hindi at saka troubleshooting si electrical kasi meron ko yung mga technician saka aircon technician, kanya-kanyang trabaho kami, more on mechanical kami doon. Tapos pag mag-service ako sa labas, may kasama ako na technician, computer. Ang hawak niya, yung mga siniservisa namin, mga pare, congressman, mayor, yun. Mga malalaking tao, mga laking businessman. Kaya umabot kami kung saan-saan, ang lalayo, pero libre kain. Pag nag-service kami doon sa mga ganon, mga politiko, libre kain namin. Tapos yung mga tip pa kami. Misa nag-ahati kami sa tip sa ngarap, 500. Pero hindi alam na kapani namin yun kasi tip lang yun sa amin talaga yun. Pinagpaguran namin yun eh. Tapos may sahod pa kami. Kaya gustong-gusto ko lagi sa labas noon. Dahil sa tip. Ang ganda. Lapat na talaga ito bro, walang bakla ito. Walang bakla. Kasi ito pag mayroong gap, pag nag-walk na ito, makikita nyo diba yung mga nagbabakpire dyan na hindi nawawala tuwing mag-open o nag-apoy, ito yun. May ano siya, may leaking. Kaya makikita mo pag nag-open ito at mag-close, nagbabakar yung tamputso niya. Dahil may leaking yung balbula natin. Tagal dumating nung ano, magsusundo sa akin. Mamaya tin, tin naman darating yun, tin, 11, 12, 1, 2. Nako, hapon ako makarating 2 o'clock. Tapos baka hindi pa ako makauwi mamaya, yun ang mahirap doon, ang lamig doon sa site sobra. Lalabas ko na yung brass. Yun, dyan na yung magsusundo sa akin, guys. Bye-bye na. Going to site na ko. Dito na yung loko-loko. Win, Sierra! Ila, kiburay na. Saman na mo doon, Chatir. Saman, anarakib ba na? Saman. Eh, ni magsusundo tayo, Pakistan. Ah!
Okay. Lucky me na, see you around. Ayan mo gusto nyo sa akin, sige mo ibay na, alis na ako, punta na ako ng set guys. Thank you for watching and your support. Please follow and subscribe here. Parang tunay alam. Daba, bye na guys. Thank you sa nanonood sa akin. Pupunta na ako ng site, magta-travel naman ako ng 3 to 4 hours. Sinundo na ako ng Pakistan. Yun yung ano doon. Tawag doon sa encoder. Yun encoder nila doon sa site ng mga spare parts. Sa store nila, storekeeper ang tawag dyan. Storekeeper in Kudir. Yun yung nasundo sa akin yan. Yeah, bye-bye. Thank you for watching everyone. Please comment, subscribe and like.